In Proverbs chapter 30, beginning verse 15, 16, beginning verse 15 and 16. Okay, two verses only. Okay? I read verse 15, then sa verse 16, atong pagadunganan, the Bible says in the book of Proverbs chapter 30, verse 15, the horse licked have two daughters, cry, give, give. There are three things that are never satisfied. Yeah, four things, say not. It is enough. Verse 16, we read, the grave and the barren wall, the earth that is not filled with water, and the fire that saith not, it is enough. Get in the fire, stay in the fire. Let's pray. Precious Father, Lord, salamat sa imong kaayo, salamat sa kabuntagon, imong gihatag ka namo. Salamat, Lord God, nga diyan ikaw, nagauman, sa matag-usa ka namo, nga niabot kami sa imong balay nga safety. Salamat sa Lord God, sa mga Kristohanon, nga kanunay nga madasigon sa pag-alaga niya kanimo, Lord God. Panalangin niyang mensahe din ang kabuntagon, Lord God. Ikaw magadumalak sa matag-usa ka namo. Ikaw mag-aabli sa mong kasing-kasing, magahatag ka namo sa labutan, Lord God, na mga sa pagsabot sa mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus' name. Amen. Thank you. Listen, get in the fire, stay in the fire. The Bible says, my son, the horse which had two daughters crying. No? Masay sila? Alimatok. Di ba? Kisa na kasita ang alimatok. Kisa kayo lang alimatok. Di ay. No? Asa na nato makita ng alimatok? Sa? Sa lasang? Sa basakan, sa sapa, o sa daan sa sapa, di ba? Oo. Oh. Sige, Tagalog. Sa alimatok, linta. Okay. Sakto ba? Oo, oh, linta. Tama po yung Tagalog ngayon sa tercer dream. Linta. Ha? So once ga ang linta or ang alimatok mukilit na nimo, dili na mamuhi hangtod dili mabusog. Ta? Dili na mubuhi nimo, dili na matangtang, bisag pugso na nimo pag ano, masamad na lang ka kay di jud na matangtang hangtod dili na mabusog. O kana na insekto ba na? I'm not sure. Kana siya ang nabutang, walay katagbawan. Dili-dali mabusog. Asa ka mga ita na? Ha? Mura ko nung kita, Kristohanon, huwag kabusugan. Sabi ng mga Baptist, huwag kabusugan. Bisag busog kaon, bibisig. Ha? Then, the verse of the horse leech had two daughters crying, give, give. There are three things that are never satisfied. Yeah, four things say not. It is not, it is enough. The grave, the barren wall, the earth that is not filled with water, and the fire that is saith not, it is enough. Huh? How to stay in the fire in God's service. Unsaon nato pagpabilin nga nagkalayo diha sa pagpangalaga sa Dios. Pero kabutang nining kalabuntagon. First of all, mga igsoon, how to stay in the fire of God's service by planning your desire to stay. The Bible says, my igsoon, in Psalm chapter 34, verse 7, 37, verse 4, delight thyself also unto the Lord, and he shall give thee the desire of thine heart. Yes, you have a desire. Every one of us have a desire. But ang pangutana diha, nakaplano ba ang imong desire diha sa pagpabilin, sa pagpangalagad sa Dios? The Bible says, my son, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Why? Because whether we like it or not, mga son, ang atong desire na ah, sa kalibutan. Nawala na ang atong pangandoy para sa Dios, para sa pagpangnerbisyo sa Dios, para sa pulong sa Dios, kundi ang atong pangandoy na anak-tramente sa kalibutan.
Usay makaingon ta nganong wala pa man nahatag sa Dios ang akong desire. Kaya pag sa paghatag sa Dios sa imong desire nakaibutanon man ang desire. Tanan nakaplano sa imong ginabuhi. No? Kada kung wala tayong plano? Wala ba tayong plano? My pastor said, if you fail to plan, you plan to fail. Sakto po. Diba? Dapat everything na imong pagabuhaton dapat nakaplano. Ang pangutana, kung ka na nakaplano, apil ba ang Diyos sa maong plano? Apil ba ang buluhaton sa Diyos sa maong plano? Ha? Na kay pangandoy sa mong kagalingon, you have desire to your own self. Parents, you have desire to your children. The future of your children, the goodness of your children. What about planning a desire to stay in the ministry, to serve God, to be faithful to God, to be fruitful in God's ministry? How about that? Huh? Wala pa mo kabantay na usahay. O dili kini usahay. Wala pa mo kabantay. Mamurag ang atong Kristohanong kinabuhi, murag walay pagtubo, walay paglambo. Ha? Siguro, wala ni mo nabantayan. Kristohanon, member, anin niya simbahan, wala, basin, wala ni mo nabantayan, stagnant na ka. Kaya balong mo ko sa stagnant? Walay output. Di ba? Gano'n man! Wala! Naalang ka niya. Gano'n man, ang gipangandoy is kaliputanon. The Bible says, mga ison, that carnal things is enmity against God. Romans chapter 12, mga itson, the Bible says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will. Did you have plan for your life? Did you have plan for your family? Did you have desire for your life? Did you have desire for your family? What about for that? Yeah. Ano ba naisod ko? Ang ato ang plano na araling kalibutan na? Ang atong design na araling kalibutan na? Ha? Nalimot na. Ngayon ng Bible. We are not of this world. We are just a passive. Amen. Amen. Murang gusto na nimo magpabiling lang kain na nalimutan. Did you remember the story about Lot? First, Lot pitched his tent toward Sodom. Kabantay mo? Nagpa-atbang. Ha? Usay, wala na ka, Kristohano. Nagpa-atbang ka sa kalibutan. And then, the story of Lot, wala naglugay nisunod yun sila sa Sodom. And for me, there is no wrong about Lot entering in Sodom. The wrong is he enjoying the things in Sodom. Diba? Wala yung sayo kung musulod ka. Ang sayo niya na enjoy na nimo unsa ang naa sa sulod sa kalibutan, nalimot na ka sa imuhang main reason, sa imuhang main purpose, sa imuhang main mission, which is to glorify God.
The first and foremost, why God put you in your workplace, put you in that school, put you in that place where you live, the main reason is to represent Christ or to be a missionary for the cross. Yung sa inyo po, ang mga trabahante, nakapokus na lang sa trabaho. Wala na yung time to share the gospel sa iyong fellow laborers, sa iyong fellow workers. Ang mga estudyante, nakapokus na lang po sa ilang study. Remember this, as a Christian, we are a missionary of God. The unbelievers or outside the church, they are our mission field. The planning a desire to stay. Stay. Pastor, grabe na ang problema ng among nasugatan. Pastor, grabe na ang circumstances. Daghan na kayo migyato ba ang mga problema? Lisod na kayo ang kinabuhi. Gibakyo mi, gibanlas mi sa kalisod. Na naman, kung dili ka magpabili, asa ka pabili? Always remember, the Bible says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of David. Why David win against Goliath? Because the God of David. Not because of David, but because the God of David. And why Daniel saved from the mouth of the lion? Not because of Daniel, but because of God of Daniel. Under God is still the same our God. Stay. Planning to desire to stay. Desire that glorifies. Kanang desire mga igsoon nga ang Diyos mo'y mahimaya. Kanang pag-anto na to sa area, every Saturday mga igsoon, kanang pag-feed na to dito sa mga bata. We are feed them physically, we are feed them spiritually. Kanang mga igsoon is not to glorify ourselves, but to glorify God. Why? Because kung ang ato ang gilantaw, isang atong kaugalingon, nakakapoy, anak, pag-anto kami din here sa church, gamata mi alas 4, kala mag-prepare para sa feeding, and then proceed dito patapok sa mga bata, house to house panamo ang mga bata. Dili man nga ang mga bata kundi sa tapok dito balay-balayon pa man namo. Kung dunay bata nga mingon nga maligo sa kuma, maligo sa kusir, amo pang ligoon. Dunay bata dito bagong bata, nagtuwang si puro kang muta, pahiran ka ni Justin. Yan ay bata dito nga nalipang lagi. Ano lagi? Kaya, kaya nang sinawag niya? Kaya, mga informal settlers lagi. Tinatang news water ko. Kaya, pataka lang nga. Ang bata, nagandagan siya na wala pa eh. Duulon pa na nila. Ang dayapir puno, ilistan pa nilang dayapir. Hindi nilalim. But we're doing that all the things is to glorify God. Last Friday, nangangay mga parents at mga bata sa area, nangangay dili sa church. Ang among required is na pulo lang kabuob, 12 kabuob ang ito nga. Yan, nagpa-plinty para ba?
May tong uban kay ang among oras nga ihatag alas 9 abot diri sa bang ko mga humag pamahaw. Amo lang mo gihatag og pamahaw pod. Oh. Na diri. Diwaliha na pod. Then ato mga kapulisan na nanhi pod. Oh. We serve them spiritual food, we serve them physical food. Gihimo na nato not to glorify ourselves, but to glorify God. Why? Because our main reason why we are saved is to serve. Our priority in this world is to serve God, is to glorify God. Kung ang imong pangandoy, kung ang imong desire, kung ang imong plano, wala ang paghimaya sa Diyos. Forget the desire, forget the plan. Ya, may mo na ito, Pastor, grabe mi ka, listen, Pastor, grabe mi ka, hagip ko, ang abong panaglanan, pero Pastor, grabe, ni Ander ko may problema. Alam nga naman, malipay ang Diyos sa imong ginabuhi. Alam nga wala naman ka nakapahimaya sa Diyos. Alam nga, nalimot naman ka. Sa imong first love. It's to glorify God. Huh? Running and desire to stay. Desire to glorify God. Desire to grow in the grace of God. To grow. Ang bata, sa gamay pa na, cute kayo na kabata. Pero kung ka na kabata, nag-edad ng 10 anyos, 20 anyos, 30 anyos, kung nainanha lang ihapon, ha? Amo to siya tawag nga na. Matod pa nila baby giant daw. See? Hmm. Or dako na ka, nag-edad na ka o 25, nag-edad na ka 30, nag-edad na ka 40, kunya ang imuhang pangisip, bata lang gihapon, dili ka nindot na naaw. Oh, doon natin parents dito sa area. Nakabato ng dukha ka anak at the young age. O, classmate ni Judy. Dili siya gahapon. O, itong Friday. Usas ka sa ato ang gigandaya. Ato alagi ang kali ang target nga ato ang gipatawag, gipakuha na dito is katong mga patawag na ito, mga least fortunate. Ay, ang ato mga papulisan na may gihatag na rice and goods sa lahat. Noodles, bitlo. Ang pukabalong sa isulod, nang mutana lang po ni Nanay. Wala yung sa isulod. Ugas ng dobasor, huwag na ng noodles, huwag na ng tayo ni Lata. So, usap siya sa ato ang hipari. Then, ang among tuwag sa iya is single mom. Balo mo sa iya niyo? Di naman ko single mom, Pastor. Eh, kung ano dahi? Siya na naman ko'y bag. Kaya, alin, kung imo tanawang sa iya ang pangisip, bata mo yun. Duha na kabuk anak, pero murag di ka mahimuot. Mapikal ka. Ha? So sa'yo, Kristono, ingon anak. Ingon anak ka. Nagpukang nalipay ang ginoon na ito. Sa'yo nga itong binaya, binata.
dili malamano ni pastor magluod. Kaya si pastor, ang pastor ali kasi ba dili kaya hilig manglamano? Oo. Kay politiko to ko pero kaniya tura. Di na karon ang kusog manlamano ng ano mga politiko. Labi na karon nga ang eleksyon sa barangay wa na. Tanaman na inyong mga barangay official, di ba? Magsugatan ninyo, mag-missy lang. Tara? Pero Kristohanon ka, dali ka mangluod. Dili lang ka ma-appreciate. Murag, ali, nakuha ng simbahan na. Oh. Wala may nakakita sa akong gini mo. Wala may nagtagad na. Ha? Sabalo mo? Ang Ginoo din ba? Hindi pa lipay ang anak kinaya. Here the Bible may say, when I was a child, I speak like a child. I thought like a child. I act like a child. But when I become a man, I put away childishness. Hindi mo si Pablo may son, sa dihang bata ko, akong pangunahuna, binata. Ang akong inistoryahan, binata. Akong binuhatan, binata. Pero sa diha nga ni dako ko, akong gipadablin ang mga binata nga kinaiya. Ah. 18 anos, 25 anos. Nagyungit-yungit o ginistoryahan. Malipay na ito. Inyo bitong idol si isa to Andrea Brillantes ni Antong Siargao. Oh. Kaay ni paapil sa itsa dito sa pagano sa Cloud 9 sa dako nga bahod. Kaay ni padala glilo sa diyan sa Siargao. Ya Kristohanon, gabi na ata. Lima na katuig ng Kristohanon, napo na katuig ng Kristohanon, pinakasakit, 40 katuig ng Kristohanon. Dali, gihapon mang loob. Siguro makasabot sa mga bangko. Taban tayo, ha? Makasabot ang bangko pa man ako, dato nang iampang iyang maturity. Ha? 40 na katuig ng Kristohanon? Luuran ng gihapon? Hindi pa, so di balik pagkabata. Sakto po. Oh. At ang isultihan na mo sa pagkatin. Kaya kung mama, pinangga na ako. Pinangga na ako. Pero na tayo, magtukar kayo na ihampag ka. Kasi mapungot po ka nga anak eh. Oh. Si Tinta Inoy, binagod, hapit na mo na makutsinta. Hindi ko sa'yo, magbinata lang ihapon. Ay sa bagay, ibalik, magyo na siya pagkabata, eh, diaper ko na. Pukabalo ko na siya, nga na itahin niya. Ang style na ko, inigulit, ay naglakaw na ako, nahibot akong sawa, ito lang ko, nahibot akong mama. Igulit ako, una may gina siya na kumakitaan. Kaya na siya nag-ihigda. Managkaw na ka, pwede na ako tala, dyan ko. Ganun, pinangga na ako. Para kitang mga anak, dapat ka makutamupangga sa akong ginikanan. Pero si Tinta Inoy Binyo, sa'yo magbinata. Uy! Halos na, puti na tanan akong buhok. Ingon na anak po dyan ang Kristohano. Dapat ipakita nato sa Diyos na kung pila na takatuig na nangalagad, pila na takatuig na luwas, pila na takatuig na members sa iglesia, pila na takatuig na Kristohano, dapat mumater ang atong kinaiya sa tuig na atong ginugayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Di kayo na po nakakatuig na Kristohano, mura lang po kay 1 year.
Kristohanon, membro sa simbahan, na po nakatuig, 15 nakatuig, nagulat paghihapon niya bisitahan ni pastor para inviton pa inyong simbahan. Membro pa invite? One time doon yung membro, binay, member sa usaka simbahan niya rin sa ato. Ano din siya? Dito sa ato ah. Pahulay, pahulayan ah. Maling ato ah. Paano ba, Pastor? Kanan, sunod Domingo, kaya anniversary ka ba sa among church? Hindi ko niya ba? Dapat mo, ito mo. Tsaka, hindi ba na-invited? Hindi ko may problema ka dito, magpa-invite ka. Ha? Tagbalay ka, magpahagad pa din kagkaon? Hey, dali. Invite ka lang mga unta. Ngayon kayo naglungag. Are you there? Yes. Huh? Dapat kahibalo ka kung sa'y mga events, kung sa'y mga schedule sa'y mong simbahan, paluyuhin ha? Amen. Kung sa'yo itong mga schedule, di pang announce mo na natin dito itong mga schedule. Napot tayong mga bulletin din sa itong mga schedule. Dapat kay balo na sa itong schedule. Kung sa'yo, usa ka pinaka makairita na ako, ilalim. Kanang upiim na ako ba? Pastor, unsang orasa magsugod? Sabi naman, utara, pastor, saan orasa din magsugod atong simba? Dipindi din mo kung saan ang orasa maabot. Kung maabot ka late, awlit ka. Hindi. Dapat kahit balo na ka sa ato ang schedule. Oh, alas 9 atong schedule. Dapat, wala pa alas 9 na lang. Ang service na ito pagkahapon, alauna. Dapat, wala pa'y alauna, nanaka. Dapat kay baluta sa atong schedule. Nga naman, church money. One time, I've been into a church. I speak to sa kasimbahan. Kaya kaya ko, ang kinaiyan yun ako, kung speaker ko, kung pwede pa lang, for example, speaker ko Domingo, kung pwede pa lang Sabado, na ako dito. Or kung madala rin akong travel, Cebu area lang, na madala rin akong travel, dapat 6 or 7 na anak ko, abot na ko. Or mostly gani. Mga 5, no? Abot na dito 5, 6. Pinaka-late na lang ako ang 6. Maabot ah. Oh. Yeah, subo nila. Lalo yung biha. Oh. Last. February. Oh. Digikan mi diri 4. 4? 4. Bakon mi kapi. Ato di ako isa ako, okay na dyan ko magbiyahe. Di ba na akong mag-drive ko? Kaulog naman ko. Loyang driver. Manakusap ko na sa rason nga nung sa iyo may mugikan para at least ang driver makapaulay para pagpaulay na po damo. Abot mi dito, wala pa yung size. Kapipir na tanan, nakakain. Pang breakfast yan. Oh, dili man to pang driver, pang lunch naman to. Ganyan, ano na yun? Sa iyo kayo sila nakaluto. Ito lupig nila. Eh, dito sa tuwaw sa hay, alat na yung binaw, ako may luto. Pero dito sa ila ha, ala, wapay ala size, wala naka. Ang lechon, balihono na lang. Ah. Oh.
Okay. Yung mga sa surat sa Bible. Sa Bijan. Si Pastor, anak ni Pastor Roma Kailus. Okasyon na yan. Ano sa palintaisin mo? Ano sa baby? Wah, pasyon. Puta. At baby media, nilakaw ang mga anak ng Pastor. Huwag mo pang mga young people. Masayin mo dyan na, ang lakaw na noon. May namuha akong bibisita. Huwag ka rin ba ikaw ang bisita? Alas na bibigyan na niya, alas na bibigyan ang sobon. Bakit ako ba? Ano na ko? Hangtan niya lang, Jess. Wala, namuha ang bisita, huwag ko niyo dala. Wala ang pastor, sige lang gisi-gisi. Oo, asa naman inyong pon? Kanyang isalig sa iyang anak. Yeah. Ang anak pon, na orang, talagi, lutaw ba? Okay. Ang dalas 11 na nag- nagsugod na sa unsi na duha pa yung nilubog speaker. Diri sa ito ang muabot kang sa dili pagtatak sa oras alas 9 dapat ang song leader nakalaman na dali dapat nakasugod na na. Na naman, kung di sila mga bot, kansi na. Away simba, kaway na nga bot. Ikaw di ay kinsamang ka, unsamang ka. Ha? Ang tendency mang bot, kung walay proper nga schedule, walay proper nga oras, ang mga huna-huna sa members, dili kung proper. Kung ang membro mo abot, anak na yung binyo, may mga dayo ng pastor nga, inaalang tamang sugod, gawa pa man ang uban. Na imabot mo gulang, geez, usap pa magsugod. Hindi, next, ang katong nag-ang ato galang na ibi, ang una-huna ato mo, ay, pamantay doon magsugod. Pamantay mo? Mamanay yung una-huna ko. To, ato kayo pabitaw magsugod. Mingon lang na galang na ibi, pero aray na ko na sa lahat, geez, aray na ko na sa lahat, geez. Di ko gusto nga mahiba na tabo na sa atong simbahan. Because that was happened in my church. No proper time schedule and even until now, what happens like proper time schedule? Ha? Then, kung sa inyong tabo, kung ang programa sa simbahan wala din, wala proper ang programa sa simbahan, dili insakto, wala nag-grow, how much more ang mga kinabuhi sa membro? Kung wala'y klaro ang mga ang organization sa church, wala'y klaro ang program sa church, especially sa scheduling lang na simple tayo, how could you expect the members of the church will grow? It will never grow. Wagali mo lang atubo, wagali mo lang lambo, wagali mo nitubo, na klaro, ha? Kung sa pagkahangoy, klaro. Pinata ka mga itang sahay. Huh? Planning your desire to stay. Desire to glorify God. Desire to grow in the grace of God. Desire to gain more souls to God. Desires to gain more souls to God. Huh? Dili na lang tamang tago-tago, di na lang tamang lipon-lipo. The reason why we go into the area, we sacrifice our time, we give effort,
And then ang nag-support sa ato ang feeding padayon nga gahatag nag-sacrifice po sila financially. The reason why, dili na lang ta mag-ibot-ibot. Our goal is to bring them in church. Mukha to ka dito niya, wag ka nagunahuna ang madala sila. Forget it. Diba? Ang atong team dito, atong ginanin nato sila. Oh, fine na prospect. Then, kanak siya mag-atimala. Then, someday, one day, we will bring them in church. This coming Sunday, we will go out. Let's give out gospel tracts. Ang atong area karong Sunday at dito sa Cordoba, dito mga part sa nga lugar niya, Bantayan. O, Katarman, dito nga part. O. Sa Gaisano pa lang, ipanghakbong na muna mo. Pero na pa, kung kita ka Gaisano, straight lang ka, di ba? Straight lang, ay, pagliko dito sa... O. Gaisano pa lang, dito na, itadak na dito. Sharo ang trucks ni mga dala na po kabog di mahurot. Kaya sa'yo na po kabog gospel trucks ang dala ni pwede mahurot. Ngayon sa'yo na mo ipangahatan. O kamundo ha, o da, share mo. Pinanaon ba? O pinamong kabog. At ano, o sige, ano na mo ha, share na ta ha. Dili. O. From Katarman, Cordoba, proceed ta, paingon nga rin sa Roro. Julian, na yun, paana ka rin sa Roro. Then, ato ta mag-dinner sa Roro. Magpalungan ta dito gagahan. Naingan ba ito na ito? Wala. Wala, no? This coming Sunday. Kung mukhaon ang daghan sa dinner fellowship, reasonable na kung daghan kang nahatan ng gospel tracts. Yan, nakasulbin yung pagkita, plastinan. Reasonable kayo na. Huwag kayo nahatan ng gospel tracts, huwag kayo nasulinin niya, daghan kang gikaon, dili na na-reasonable, oy! Tuhin mo ng Bible, ha? The liberal is worth the of his labor. Oh. Natural, Pastor. Dakuon, bukaon, daghan na bukaon. Ako ko'y mabayad. This coming Sunday na. Nga naman, ang atong desire na makadala tagdaghan ka lang ngadto sa tiinan sa Diyos. Nga naman, no? Kung ang church walay soul winning, that church is need to rescue. Dapat na atay soul winning. Dapat matag-usa nato nag-desire ta nga makadala og kalag ngadto sa Dios. Na kay unbeliever ng mga ikso, na kay unbeliever ng mga pamilya, nibisita sa inyo, ha, bring them in church. Di kay pag-abot sa imong mga higala ng mga pariente nga yan na sa inyo, ha, kay ni bakasyon, dokadlaw, tulokadlaw, mga ligo na manog dagat. Kay tagsara daw mga bot. Tagsara ganin na, dalhang simbahan. Mauna nga tayo nga ato nalog simbahan nga naman. Tagsar mo na nga sa ato. Ato ni iligog dagat. Ato ni isuroy. Kaya tagsar na sila marisibo. Pwede man. Pwede man. Pero wala nga sa dalag simbahan. Di ba? Kaya kung buto na naman sa ato, hindi man ka makarason.
Manuman, atong subod, alas 9 hangtod alas 12. Oh. Lunch, pagkalauna, subod na punta, afternoon service. Pagka alas, sa unang oras na mama ng afternoon service, alas 2. Alas 2, alas 2 midya. Pinakataas alas 3. Oh, free na ka niya. Manuman, wala naman tayo service pagka alas 5. Kay, ano naman na ito, kalauna? Then that's the time! Oh, Pastor, well, I've been there na po kayo, Pastor. Hindi pag overnight mo! Simple. Oh. Wala nang isakripisyo mong din nato ang oras sa Ginoo. Oh. Yeah, kusog kayo kamong ampo of unsaved loved ones. Gapray ka ng unsaved loved ones niya, pagbisita niya dyan sa inyo, ha, hindi mo nalang simbahan. Saan magkaluwas? Oh. God appreciate, I appreciate those members na tanan na nabagsak sa ilahang balay. Bisita man, mapamilya man, mahigala man, basta mo anak sa ilang balay, sa adlaw Domingo, dalhon ginilag simbahan. I will appreciate it. And I believe God also appreciate it. Why? That's the Christian pakape. Dapat mauna ihapit na itong Kristohanon. Kaya isuro yun ang manood na ito, ilaag na manood na ito. Oh, madisgrasya mo sa inyong laag. Patay na yan, iluwas. Jesus, mukso ko yun. To stay, how to stay in the fire of God's service by planning a desire to stay. Kadwa, by performing our duty. Magsama niya itong rilo. Sakto, no? Yung magtaw-taw, doon akong natindog, gali? Sakto, ne? Ano po pa manubat? Kapahuwayo naman ko. Yan. Number two, by performing our duty. Da? Aron magpabilin ta na mainiton, aron magpabilin ta na nagkalayo, labi na sa atong pagkalayo, bisyo niya sa rin. I-perform natin. Amen. We have a duty to perform. Christians, no? Do na tay duty na angay na to. No? At ito mo, masayon ang Kristiyano din. No? Dili lang yun. Pero we need to perform our duty. Example na lang. Last Friday, dari ang ato mga polis, we served them lunch, and then, dari minag sweep. Sa among squad weekly interactive meeting. For the first time in the history of Lapu-Lapu, dari sa simbahan yun, may ato ang mga polis, dito nagkanda ang suwin. O dili ako may ato sa ilang station. Sila may nari sa ato. Tingnan din sila. Pastor, papray mo. Na dili lang may malabay sa libos. 220 di ay sila ang mga polis. Then, here in Lapu-Lapu City, na ilabay so wala ka naka-final ang ilang list, all policemen, including the city director, their status here in Lapu-Lapu City. So kami po, ng mga life coach, kami po ng mga pastor, ang among po nag-ampumi, itong mga polis nga din nasuod na nato, na-close na nato nga di lang malabay kay nga naman eh kung mabalhin sila mapulihan sila lain start na butang sugod nga wata kay balong sa kinaya sa mapuli oh kasi magsumba kayo eh mga ilong ko ba na diya sa mga area ilang diga mo dili eh kung ilong ko sila okay lang umupog ko kamay na diprensya na mo.
sa atong yampo. Pero despite of that, bisan sila floating ang ilang status, they have a duty to perform. And we also Christians, we have a duty to perform. Performing our duty to Christ as Christians. Do not time duty nga angay na to i-perform diha kang Kristo. Dapat sa atong ginabuhi mga igsoon, isip Kristohanon, mapakita na to si Kristo ngadto sa mga tao. Mapadayag na to si Kristo. Pamilya na Ginoon, let your light so shine before men that they may see your good works. Let them see your good works. Di kay Kristohanon nga. Ang kinabuhin mo, dili Kristohanon. Ang inistoryahan mo, dili Kristohanon. Ha? Ang linihukan mo, dili Kristohanon. Ang sinuluban mo, dili Kristohanon. Alam mo na? Makig-date kasi mo, yaps, puting kay ka. Ang hinapay ni mo, pinasagpa pa. Nga uso ka niya ito, pamada, no? Oo. Gayon na itong jail nga, di sa'yo nakaabot na itong jail nga ka lang isulod. Di ba jail to? Masilin jail. Nang black ganyan kasulanan? Gray at ako. Oo? Merkado ron na mapalit. Ng mga Muslim. To. Sila kabo tara. May ganito man minyo ka. Dayon di listan din ang nanang ilang jail na karon nga. Spotting kayo. Atubang sa mayor, atubang sa kapitan, gaano eh, posturao kayo. Okay, pag-abot sa simbahan, di magdinilan, mamanang ginoo. Ihatag po ng pinakadablas para sa Ginoo. Ayaw man tinili ang Ginoo. The best you can give to God. Marang the best atong ihatag para sa Ginoo. Performing our duty as a Christians. Our duty to Christ as a Christian. Dapat kabaluta kung sa'yo ito ang responsibility. Isip po sa Kristohanon kung sa'yo itong responsibility diha ang Kristo Jesus. Isa man, is to lift it up the name of Christ. Wala na lahat. Lifting up the name of Christ. Wanto ta sa area, wak tayo hon si Kristo. We will not bring religion in the area. Liyanto ta sa kapulisan at wala kailang dalhon si Kristo. We will not bring religion in the policemen. Pisali sa ako ang unit. Ang Police Relation Bureau. Police Community Relation Bureau, PCRB. Usa diha sa ilahang personnel is Muslim. When they prepare the lunch nila dere, they prepare the chicken na akong gingnan diba din Jose yung may nagluto nagunong ayaw gigamiti o kanang oil nagikan sa baboy na ay masina mo aray Jose sa kampo then nagbangita ang subak puros din ang manok. And then, nga naman, kung wanto punta sa ila, at imanon mong punta nila. One time, naghatag tag-Bible sa mga polis. Ay, kini siya, na Muslim, wala nang gitagaan. Ay, kanang, lahit mo siya. Ano ba?
Ako man ako matag, iduol siya na ako. Pastor, pwede ko manayon. Ako sa gita lang. Then, every time na mag-swim niya dito, amo makako mag-inas lang pastor Tion, ala, sa tutagsa. Matapas pa mga pulis, pastor, sukat niya nagkanda ko, swim niya rin. Ano si, ano si, pinumilong na ako, hindi ilang. Hindi ako tingin mo, hindi ako kuhan. Tingin mo na ako sa inyo pang tanong. Pero karoon ko, mukha na siya. Yan naman, na-enhance naman. Pero Muslim na. Kunya, kung nga itong dalhon dito relihiyon, mati na, hindi na mati na. Maninaw sila, hindi na sila maninaw. Nga naman, giblock ka na sila sa mindset alahi ng reliyon. Ha? Pero kung nga itong hidala dito si Christ, even the Muslim believe in Christ. Being a prophet nga lang, pero at least tumituo sila kang Jesus. Ha? Muna sa imo po pag-present sa imong ispilahan, don't bring your religion in church or in school, in your workplace. Just bring Christ in your words, in your ways, in your words. Just bring Christ. Kristuhanon, Baptist, members of Founder of Christian Alliance, Bible Baptist Church, na pula po. No? Ang sinultihan. Mas tarong pang sinultihan sa unbeliever. Nakita ka na. No? Mukhang bago na una o buwan, panghagan o tagay. Nga naman, huwag katubo. Wala natarong perform ang iyong duty sa Kristohan. By performing our duty to Christ as Christian, our duty as a children of God. Huh? We are God's children. We have duty and responsibility as a children of God. Let's perform well. Let's perform our duty as a children of God. Kaysa pa di malay mga igsoon, mga anak, doon na tayo duty na angay po di-perform sunod sa panimalay. Ha? Na iplato gasana, na ilang hunon. Nakabasa ko sa usang kapos. Imunensya. Na, labanan, mabuti naghanan, nagtapon po. Ang caption na kayo nito. Sala yun eh, ni Adan o ni Eva. Kaya kung wala pa nakasala si Eva o si Adan, huwag yun tayo labunod. May mga young people na natin sa po. Sa akin din patulog, ay mas lalat steady sometimes. But I always tell them, natay mga trabaho unong na rin. Pero dapat, unahon ni mo ang iyong trabaho unong sa inyong balay before ka matrabaho sa trabaho unong na rin. No? Kasi mo muna kinaiya na ito. Mga young people, ha? Kugihan kita sa laing balay. Pag-abot sa laing balay, kita tag-japon o kahunggasan, mamugas ha. Pero sa atong balay, wajo, nanggahit, alanggi mumpok.
Amen. Manilhig pa. Kalawa na. Yun na yun sa kabata. Nga direklamo na sa iyong papa. Kaya niyang papa, sige na lang daw puno gano'n sa iya pa. Parang saba na puno kayo. O, yung imuhang higaanan dito, nahipos na. O, pa! O, niya, ang hugasan na. O, pa! O, niya, ang kanang electric fan, napatay na. O, pa! Patay na. Ikaw, sunod ako ron. Ano ba? Hanggang doon kayo kung nakakuan niya, papa. Hangtod niya, abot ang time. Niya, nag-graduate siya. And then, nang-apply siya trabaho. Pagawat na siya sa balay, nangyay na siya siyang papa. Pa, ato na ko. Sige, pag-amping. So, bata pa siya. Huwa siya lang madunggan sa iyang papa. Sitakon siya siyang papa. I-remind siya siyang papa. Then, atong time, ha? Gina siya siyang papa. Pag-amping. Gampo nga. Gampo ko maswerte ko niya. Ilang bro na yun? Huwag gilisita ni papa. So, cut the long story short, abot siya sa balay. Oh, nga doon sa opisina. Sa kuhan, i-applyan. Pwede nga na hanay, nang-apply. Pag-abot niya, nakita niya na nagkatag ang bubot ng opisina ba? So, ang iyang gihimo kay iyang gihimo. Idol niya, iyang i-arrange ang mga bangko. Ngayon, itong mga nagkatag ng mga papel, yung i-arrange niya. Ika siya electric fan, naka-on, naka-on to all, pero nagkatubang dito sa white tao. So, yung i-puyo ang electric fan para matubang sa mga tao. In short, na-fix niya kanan. Na kay daghan pa man kayo ang nag-interview. Ato niya po ang time, kasi yan ha. So, itawag na yung pangalan. Pagsunod niya nga doon sa room, para sa mo interview siya ha. Paglingkod niya, yun na ganyan siya sa nag-interview. Sir, congratulations. Pwede na nakamakasugod as soon as possible. Then, pinay gusto ni mong sugo. Nasyak siya. Ha? Ma'am, wala pa man ko na-interview. Sabi mo, sa gingon eh. Sa nag-interview. Sabi siya. Sir, dili na ka namo kinahanglan interview. Eh, ganina pa ka namo gibantayan. You are a responsible person. The reason why nga nahimo siyang responsible, because his father always reminded him. Na ikaw, nakakairita ba yan yun? Sa Tagalog. Pero itong hinumduman, it is for our own good. The first person yung makabenefits, kita. Yan naman, kung mabot ang panahon niya, wala na ni sila. Mwato ka sa kalugar, wala si mama, wala si papa. Kasi mong buwan. You can stand in your own. Why? Because your parents train you well. Amen. No? We have our duty as a children. Perform our duty to Christ as a Christian, our duty to, as a children of God, then our duty as a members or a church members. Being a members of this church, we have a duty na angay na pwede. No? Dili makaya sa usalang katawa ang buhay mo nun doon. Muna mo sa kadakong pasalamat na mo sa mga yung people na naadiring at tulog. Sabado pa lang sa gabi. No? Naanda na nila, nga mumata sila sila ng alas 12, pero hindi na yung tawa, alas 4, lamata na sila. Ganina, early in the morning, 4 o'clock, kaninang buntag, I woke up. No? Yeah.
nakita na ako, nang limpyo naman sila kagabi eh. So, wala na lang pala ako sila gidisturbo. Ipasadaan na lang ako sila ng mga tulog. So, I'll go to market. Alas 4, sa Udelgado. Ay, sunan ng tango sa mga papa. So, nagpalita para panibunto na ito. Walang, yun din mo magmahay garoon, basta namati ninyo yung mga papa garoon. Ay, ilahang sunan garoon. Inad-ad niya tangkong. Oh, adubo na yun, no? Adubo. Oh, pero tangkong. Ikaw, magsabaw ta karon o nang dugayo na itong human. Ha? So, mga papa, ito ang sunaan garon, natay ang kansiya na sa likod. Ay, ito ang marang sunaan. Okay? We have duty as a church members, as a members of this church. Ha? Mayang people man ka, mabata man ka, ma-mothers man ka, ma-single na man ka, o ma-fathers man ka, o ma-single father man ka, o whatever you are a member of this church. You have a duty na kinanglan yung mga care for. Ha? Hindi na, hindi na magpa, ano ba, parang, parang wala lang ba? Ha? Dapat mangutana ta, pastor mo sa'yo atong buhaton. Pasto mo siya itong mahimok, pasto mo siya kung matabang sa simbahan. Ang isip mo sa kamembro sa iglesia, dapat doon na tayo buhaton. Dapat responsabilita. Ngayon man, ato man eh. Dili lang kayo ang pasto ni. Ato ni. Nya dili lang kay bisikian tao balik-balik mga tikulang na tao eh. Dagko na kay ta para pahinungduman pa ta pirma minte. Dili makaya ni pastor siya lang isa. Church, we have duty to perform. Please be responsible as a member. This is not my work. This is not your work. This is God's work. This is our work. Because this is God's ministry. Why then the reason why God put you here? Huh? Because kay balo ang Ginoo na magamit ka. Dili kay butang sa Dios sa usa ka lugar nga wa kay gamit. Dili kay butang sa Dios sa usa ka lugar na pang display lang ka. Ang isip Kristuhanon, isip luwas, isip alagad sa Diyos, we are not for display. The Bible says, we are not hearers, but doers of the word. Huh? Kristuhanon, members ano nga iglesia, we are not for display. Dilita kayo pang display lang. Huh? Kung sabi ka, matutag hotel, matutag mga restaurant, makakita ka dito, decoration, man display, layo pala may tanda, panindot, sabi, panindot, ala, oh. Dulon. Nice, lagi kayo. Plastic. Nindot! Ay, plastic. Kristuhan ay member. Pang-display na niya. Okay na ka, imong beauty, pang-display. Okay na ka, imong talent, pang-display. Di ka magamit. Ngayon di man ka magamit. Nakay talent, nakay skills. Ano wala man ka nagamit? It is your choice.
Nga naman, ang imuhang choice is only for display. You are not responsible. Huh? You are not responsible. Para isip ko sa kamimbro sa aning iglesia, dunay duty nga angay lato i-perform. Datak atong tabahon, atong buhaton, ang ato ang responsibility. Being a member. Oh. Amubiya na ko ang simbahan na, mabalhin ako dito sa ilang buwan, may dito kay aircon. Nganong aircon nilang simbahan? Nganong imong simbahan nila? Nganong dahag electric pan nilang simbahan? Imong simbahan nila? Wala. Nganong nindot nilang simbahan? Imong simbahan nila? Nakapagutan na ba ka, anak? Simple lang ito ba? Imi ato. You know, I hope and I pray if the Lord give us property that I work on, we will give the best because that's our work. Amen. Karoon pa lang, iyan na natin sa tono. Mabot ang panahon, kagaan na sa ginagawa. We give the best for that. Pero dapat, karoon pa lang, responsable na ta, na membro. Gagmay butang ra pa lang atong magamit na yun. Gagmay butang ra, ibang pwede maparticipate. Ha? Sa pagkakaroon, mga igsoan, ang atong focus is ang atong sakinan. Giampuan na nato. No? Atong tabangan. Dili lang kay ang monthly na payment, even the maintenance. Nga naman, kitang tanan na gamit. Kitang tanan makabinipisyo. Gigamit para sa bulaton sa Diyos, para kakaymayaan sa Diyos. And then it is our duty and responsibility as members of the church to perform. Adin ako, Pastor, kung mo nagsakay, anak. Mura ka. Naasin yung balay. Ang anong ako may mungugas, no? Pag mungugas ako. Pagkatay mo? Oy, ugasin ang lahat. Hmm? Katong nagkauna mo'y paugasan. Ano? Pagay mo kakauna, kunan niyo'y paugasan. Na ikaw ginikanan, malipay ka inanat, inubagan si mong anak. Ha? Dili ka sa mga, inuti ka, batay mong kaon, makita ka kung mong kaon. Kinala ko sa simbahan. Tabangan na to. Pastor, wag yung matabang, Pastor, gamay na doon tayo. Kanang imuhang gamay, o kang gamay sa imuhang kapal, o kang gamay sa imuhang likod, o kang gamay na sa mga kumana, kung ato ng tapuan ang atong ginagamay, no? Ang ato ka manggut, ako sa'yo, ang ato ka magmuna-muna. No? Dili man rason na gamay ang atong mahatan. Ang gamay ang atong matama. The real reason is this. Di ko ginahan. If you are willing, that there is no reason at all. Huh? How to stay in the fire? By planning your desire to stay. By performing your duty. Huh? Lastly, by making a perfect decision. Paghimo, gusto sa kapetikto sa decision. Sa text na itong ibasa mo iso, the horse leech had two daughters crying, give, give, there are three things that are never satisfied. So na yung mga butang, nawalay katagbawa. Ha? And then, yeah, four things, say not, it is enough, the grave. Why katagbawa ang lugar?
matagbaw ba ang lubnganan? Wala. Bisa bulto-bulto na ang gilubong atong pandemic, wa pagyan ko sila natagbaw. Oh. The barren womb. The earth that is not filled with water. Ang atong mga yuta nga gihulawan. And then the fire that saith not, it is. Nagkaroon ka lang. Make a perfect decision. Decision to follow God. Huh? When you are become a Christian, you become a child of God, and you decide to serve God, then follow God. Did you hear the words burning the bridge? Nakatuhog naman na? Ha? When you pass that bridge, burn the bridge. It is means no burning up. Kaso nga nung kinanglan masunugon ang bridge para di na ka mabalik. Para di na mausap ang imuang una-una. Para usanay mo desisyon. Padayo. Nga naman, wak na kay magiyan. The song said, I have decided to follow Jesus, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back. The world behind me, the cross before me, not turning back. The world behind me, the cross before me. Just continue. Just follow the cross. Don't turn your back. Remember, that's why. Huh? Do no one join me. Still, I will follow. Pastor, wala na ni kuyong na ako. Naginusara na lang ko. Ako na lang usap. Parang mo. Because in God's service, huh, every one of us will give an account. Individual. Muhatag tag-usay like the service. We are not giving an account as a group, but as individual. Huh? Decision to follow God. Make a decision to be faithful to God. Puslan man, mga igsoon, of Christians, members of this church, puslan man nga nangalagad ka sa Ginoo, seryosoho na lang nato, tinuduo na lang nato ang Ginoo. Why? Because when the Lord Jesus Christ died on the cross, because of our salvation, He is a serious. He never make a joke. Tiyan mo, wala dyan ng joke si Jesus Christ. Sa dihang gihatag niya ang iyang kinabuhi dito sa cross, sa dihang nagsakripisyo siya para nato, sa dihang ibunal-bunalan siya para nato, mga igsoon, wala siya ng joke. It is a serious. Sa dihang mga lagad ko sa Ginoo, dapat seryoso. Tapos lang man nga naanataan yung business. Huh? In God's business, seryoso na lang lang. Tarungo na lang natin. Mag-faithful na lang. Huh? Be faithful to God. Be faithful to God. Na naman, God reward faithfulness. God rewards faithfulness. Tagang itong reklamo sa Ginoo. Tagang itong pagulbol na ito sa Ginoo. Yaman mo na realize na tagang po itong pagkuwang sa Ginoo. Huh?
daghang tag pagkuwang sa mo, daghang tag pagkuwang, bisan ako. Na ako'y pagkuwang sa Dilo. There are times I cried unto the Lord, I cry and cry and cry and cry unto the Lord, because I know myself, I'm not a perfect servant of God. I have mistake, I have failure, I have shortcomings. In short, dun ako ipakuwang sa Lord. Huh? I try myself to be faithful to God, but I can't. I know, ikaw po, you are trying to be faithful to God, but sad to say, we can't. At least, we try. Kaysa, what you na to? We can be faithful to God, not because of things we've done. We can be faithful to God because of what God has done. Huh? We cannot be faithful to God because we can be faithful to God not because of us. We can be faithful to God because of the grace. By making a perfect decision, decision to follow God, decision to be faithful to God, decision to focus on God. Just make a perfect decision. Hebrews chapter 12, verse 1, looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Looking unto Jesus. Put your focus on God. Sa ako nang ginaingon, balik-balik mga igsoon, kung ang imong focus na sa Ginoo, dili di mo makita unsay naa sa palibot. Dili ka magaduo, unsay gipangsulti sa imong mga silingan, unsay gipangsulti sa mga tawo nimo, mga negatibo, nga mga words, dili di mo madungog na naman ang imong focus na alam sa Ginoo. Pero sayang atong focus mga igsoon, dahil bird dahil. Wala sa Ginoo. No? Munang mga marites, dali na naman ako madungan. Ay! Kabalo mo kurso naman yan. Ang marites daw? Master of Arts relying information through exaggerated story. Marites. Master of Arts and relying information through exaggerated story. Pero kung ang iyong focus na sa Ginoo, you never mind. That is happening naman. As long the center of your faith is God. The center of your focus is God. Just make a perfect decision. I make a short invitation for all of us. Did you hear the word? Did you hear the message? If God touched your heart, as a member of this church, we have duty to perform. When God talked to you, if God talked to you this morning through the message, if God touched your heart, make a perfect decision this morning. You can stand in your fear and you can come to God. Dili na ko balik-balik ko ng invitation.
sa atong pagtapos, make a perfect decision. Stand in your faith and came to the altar. Talk to God. Give unto the Lord the things na nahimong burden ni mo karon. Kung unsaman ang mga dunggan ni mo pinagig minsahe, then nakaparealize ni mo isip ko sa kakristohano. Gusto kang magpabilin. Gusto kang magpabilin nga nagkayo. Gusto kang magpabilin nga mainiton, nga diha, nga alagad sa Dios, nga mga alagad sa Dios. Make a final decision. Make a perfect decision this morning.